para magluto na naman ang inyong ate, imam. Hindi ko alam kung anong lutuin ko ngayon. But anyway, titingin tayo dito sa loob ng fridge kung anong mayroon tayong maluluto. So, tingnan natin ang loob ng fridge. Ko dito. Atin kung anong meron tayo dito. Meron pa akong isang talong. Okay. Meron pa akong kalabasa. Okay, talong, kalabasa. Isasahog ba ako dyan? Talong, kalabasa. Ano pa ba? Okay. Meron pa ako nito. String beans. Alright. Talong, kalabasa, string beans. Okay. Ayan. So, dyan. Sayang. Wow. Lapit nang masira yata. Okay. I believe meron pa akong over dito pork chop. Ayan. So, ano bang luto natin dyan? Ano bang luto natin dyan, guys? Alam ko na. Tingnan ko kung mayroon akong panggata. So, magagata ako siguro. Ayun. Mayroon pa ako dito. Ooh. Okay, so, magagata tayo. Alright, so, see you for my kitchen, guys. Nagluluto ako ng aming dinner. Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat, saan man kayo sa sulok ng mundo. Welcome to my kitchen. So, ang inyong ate mang ay magluluto ngayon ng ginataang kalabasa na may sitaw at lalagyan natin siya ng alamang. Kasi yun po yung nakita po sa aking fridge. At ilang linggo na po siyang nandoon sa fridge namin, eh masasayang naman na. So, yung mga leftover kong mga gulay dyan na malapit na siyang magbilaw kasi nag-autumn na rin dito sa Canada. So, ibig sabihin ng autumn is naninilaw na yung mga dahon. So, yung mga gulay kung nandyan sa loob ng fridge is naninilaw na. So, ngayon, magluluto ako ngayon ng ginataang kalabasa. Sayang naman kasi, diba? Tapos, meron akong leftover pa ng karne na yung pork chop ko nung isang araw na niluto ko. So, meron pa naman yun. So, yun ang sasawin natin. And meron din naman akong nakita dyan sa cupboard ko na panggata. So, yun. Perfect. Tapos may alamang pa naman ako. So, perfect. Hindi ko na kailangan pumunta sa grocery para mamili ng ating lulutuin for our dinner tonight. Okay? So, ito. Unang-una, ang sahog niya. Portion kalabasa. At meron tayong kunting sitaw. Ayan. Kung nakikita nyo, hindi na ganong ka-fresh ang aking sitaw. Kasi parang isang linggo na sa fridge ko ah. Pero tingnan nyo naman. Ibang nagagawa ng fridge, di ba? Ayan. Makakasave ka. So, yun yung mga leftover ko from last time na nagluto ako ng aking sinigang. And, meron ka rin akong talong. Isang talong dito yan. And, ito po yung chop ko na naprito na siya. So, leftover ko yan. So, ayan ang sasawag natin. Ayan po. Masarap siya. And of course, lalagyan natin siya ng laging. Mayroon tayong onion. And of course, laging may garlic. And meron tayong ginger. So, re-reviewhan na lang natin. Pasasarapin na lang natin ang ating lulutuin dahil mga dalawang linggo na yata sa fridge yung mga yan. So, wala nang, hindi na ganun kalasa, hindi na ganun ka-fresh. So,
So dadaanin na lang natin siguro. So alamang, di ba? Alamang at siguro maglalagay ako ng topping. Chicken cubes. Chicken cubes. Ayan. Di ba sabi hindi ako naglalagay? Kaso nga lang, for sure hindi na ganun kalasa yung mga gulay. So, dadagdagan natin ng kunting chicken cubes. Or yung parang pinagkapit chin niya. No, chicken cubes siguro. Yun siguro ang dadagdag ko mamaya. Maliit lang para lumasa ng okay? So, let's go to my stove. So, ayan guys. Nandito na tayo sa aking stove. So, ang gagawin ko, hindi ko siya igigisa kasi nga, gata ito, di ba? So, gata is parang may mantika na siya. So, ang gagawin ko, ilalagay ko, ibubus ko yung gata dyan sa aking kaldero. Lalagay natin yung instead nagigisa, hindi, pakukuluan ko siya kasi nga, gata na yun, diba? So, ilalagay ko yung garlic, sibuyas, saka yung ginger. Paghalo-halo na ito na siya dyan. Ayan. So, parang pakukuluan natin siya dyan. And then, lalagay na natin yung pork chop natin. Ayan. Para pakuluan siya. Pero hindi ko siya ilalagay lahat kasi madami eh. Ayan. So, ito. Ayan. Bilang natin siya sa medium heat. Antayin natin siyang kumulo. And then, saka natin ilalagay yung mga kulay natin. Eh, ganun lang kasimple, guys. Ganun lang siya kasimple. Alright, guys? Okay, guys. Kumukulo na siya. So, lalagyan na natin ng alamang. Dadagdagan ko siya ng kunting bibig. Balikan natin ito siya mamaya. Pag alam niyo na medyo ito na yung squash, lalagyan na natin yung string dressing. Okay? Guys, so susunod na natin lagay after 5 minutes. Paglagay natin ng kalabasa kasi medyo malambot na rin yung kalabasa. So, medyo malambot na rin. Okay. Medyo malambot yung kalabasa, lalagay na natin yung sitaw, string beans. Okay lang yung sabaw niya. Parang naman yung sabaw.
natin, balikan natin. Pag naluto na siya. Okay guys, ayan na po, luto na ang aking ginataang kalabasa with sitaw and talong. Ayan. So, kakain na rin po kami. Ayan guys. So, ayan na po yung niluto kong ginataang kalabasa. Looks yummy eh. But it's yummy naman talaga yan guys. Ayan. Thank you for watching guys. So guys, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para updated po kayo sa aking mga incoming videos. Bye guys! See you next time!